Ito, tingnan ninyo, kayong mga loyalist na buhong, ha, na hindi nyo naiintindihan. Si Marcos ang bumaboy sa kasaysayan ng politika dito sa Pilipinas na sinalaula naman ni ERAP. Ha? Binaboy ni Marcos pagkatapos si sinalaula ni ERAP. Alam ninyo, masama ginawa ni Marcos sa Pilipinas. Marami sana tayong mga leader na magagaling, mga kaibigan, ang nawalan ng pagkakataon, ha, na magamit ang kanilang galing sa pagmamahal sa bayan, pagmamalasakit sa ating gobyerno, sa ating mga mamamayan at sa ating bansa. Kung hindi binaboy ni Marcos ang gobyerno, paano binaboy ni Marcos ang gobyerno? Eh hindi nga ba? Kung hindi siya nag-martial law, sana ay pinakinabangan natin ang husay ni na Lorenzo Tanyada, ni Jose W. Jokno. Mga nationalist yan eh. Nagmamahal sa bayan niya ni si Ninoy Aquino at marami pang iba, mga kaibigan, na ang layunin ay ipagmalasakit ang ating bansa. Kaya nga kanina, kakwentuhan natin si Mr. Victor Puyat. Tama kayo, itong mga nagko-comment, kung siya ba yung, sila ba yung, ano ba yun? Ano yung sabi ng iba rito? Habang napapakinggan nila yung mensahe sa atin ni Mr. Puyat, ay nagko-comment sila. Yan ba niya yung gumagawa dati ng billiard table, di ba? O sila ho yun, naikwento niya sa akin. Pero pinag-uusapan namin, sabi ko, nung panahon po ng inyong ama bilang senador, yun po yung kapanahunan na ang mga senador natin, ang mga nasa gobyerno ay dignified. Ha? Merong mga bearing, hindi ba? Kagalang-galang kung kumilos, maging sa pananalita. Sabi ko nga sa inyo, di ba, kahit si Amang Rodriguez, di ba? Tapos, tignan ninyo itsura ni Narcos, ha, pag nagsasalita. Di mo alaman kung bakla o sabog, mga kaibigan, di ba? Oh, nanlolo ko eh. Samantalang noon, ang pinag-uusapan, puro interest ng bayan, walang pangangamkam. Paano binaboy ni Marcos yan? Yun. Nung kanyang ideklara ang martial law, lahat ng magaling, gusto niya siya lang ang magaling, pinakulong niya lahat ng magaling. O di siya na lang ang magaling. Hindi ba? Sinadya niya yun. Nababoy tayo. Nawalan tayo ng mga matitinong leader na pagtutularan sana. Nawalan ng pagtutularan eh. Ang tinularan siya eh. At saka yung mga kasama niyang magnanakaw eh. Mga kaibigan eh. Yun ngayon ang naging masamang pagtutularan. Ha? Nawala yung matitino eh. Nabalitaan mo bang sila Ninoy Aquino naging corrupt? Ha? Yan sila Lorenzo Tanyada naging corrupt? Si Jose W. Jokno, itong tatay ni Chel Jokno, naging corrupt? Mga kaibigan, sa panahon nila, isang napakalaking karangalan para sa kanila ang makapagsilbi sa bayan. Naikwento nga kanina sa akin ni Mr. Victor Puyat na yung tatay niya nung hinihimok na kumandidato, bagamat sila'y kilalang mga negosyante, pinuntahan sa bahay nitong sina Jokno. Ha? Nakalimutan ko kung sino yung kasama. Para himukin na kumandidato, tumakbo bilang senador. Nung una ho, tumanggi. At ikinwento sa kanilang ama, mga kaibigan, diri politiko yon, para sa kanyang lolo, kumonsulta sa kanyang lolo na siya'y pinatatakbo, ang sabi ng kanilang lolo ay tanggapin mo, tumakbo ka.
para makapagsilbi ka sa bayan. Isang karangalan ang ikaw ay makapagsilbi sa bayan. Meron pa nga kwento sa akin si Mr. Victor Puyat na meron siyang kaibigan na kaibigan niya, pareho sila ng edad, nag-asawa sila pareho, at ang usapan nila, alam mo, kailangan tayo, kasi sila yung mga may kaya, di ba, sa buhay. Dapat tayo, magkaanak tayo ng marami. Bakit? Kasi pag marami tayong anak, marami tayong matutulungan na tao. Itong mga anak natin ang magpapatuloy ng pagtulong sa mga tao. Marami tayong mabibigyan ng hanap buhay. Di ba? Habang dumadami ang anak natin, ay itong mga anak natin, makakakuha rin ng mga mabibigyan nila ng hanap buhay. So, ganun ang naging usapan nila. Yung kaibigan niya, nagkaanak ng 11. Alam niyo kung sino ito? Tatay ni Kiko Pangilinan. Yung kanya palang kausap na yun, na kaibigan niya. Abogado yun, di ba? Siya naman, nagkaanak yata ng 6 o 7, hindi ko matandaan. Mas marami yung naging anak. Yan, si Kiko Pangilinan. Kaya sabi niya, yan si Kiko Pangilinan. Eh, ang tawag sa akin niya ni Tito dahil nakikita niya kami ng tatay niya nung araw. Ngayon, ano po eh? Ang sabi ng tatay niya tanggapin mo upang makapagsilbi ka sa bayan. Yan ang public service nung araw. Hindi katulad ngayon. Tumakbo ka anak para makapagnakaw ka. Ha? Para itong buhay natin, lahat isasandal natin. Sweldo sa driver, sweldo sa kasambahay, sa hardinero natin, lahat magagawa natin. Di ba? Ang mga anak natin, makapag-aaral sa pinakamagagarang paaralan dito sa Pilipinas o sa abroad. Ha? Dahil ang magbabayad niyan eh, taong bayan. Hindi ho ganoon dati. Kagalang-galang ang mga kwan ho noon, ang mga public official, lalo mga senador. Noon nga, di ba, na ikukwento ko sa inyo, ang mga konsehal pa lang kagalang-galang na. Konsehal pa lang ng Maynila. E paano mong igagalang itong mga konsehal na sindikato ngayon sa Maynila? Ha? Na walang alam kundi sino ang kukuwartahan natin at paano tayong kikita, ha, ng limpak-limpak. Ano ba ibebenta natin ngayon? Tatanong nila kay Hani. Ba ibenta natin, sabi ni Iskuyukot, ibenta natin ng Divisoria. Ayan, yung market, yun, binenta. Mga kaibigan, binigyan pa ng ordinanse. Ha? Okay, benta natin yan. Sipin ninyo, mga kaibigan, in undervalue para malaki sa kanila. Ha? Patrimonial property, isa lang yan sa ibinenta. Napakarami yan na pinagbibenta nila. Ginawa nila ng ordinansa. Sipin ninyo yan. O pa-account nyo sa kanila yan. Padeklaran nyo sa kanila magkano nyo binenta yan. Di ba, mga kaibigan? Bueno, sa ibang araw natin pag-uusapan yan. Kagalang-galang eh ang mga opisyal noon. O kahit hindi nag-aral. Halimbawa, hindi marunong ng English. Baliwala yun. Kasi ang iniisip mabuti. Katulad si Amang Rodriguez. Hindi ho ba, mga kaibigan? Madalas yan na nagiging tampulan ng katatawanan dati yan. Ha? Nung kumandidatong araw itong ama ni Ginoong Victor Reyes, Puyat na naging senador, si Senator Hill Puyat, di ba? Nung kumandidato raw, kumakampanya. Pagkampanya, kwan, merong kasabay silang mga dati ng senador, siyempre. Kapag ka nagsasalita, yung kasamahan niyang senador na kandidato, nagpapalakpakan daw ang tao. At pag nagsasalita, itong
si Senator Hill Puyat na first-timer kakandidato noon, eh, tahimik ang tao, tahimik lang sila, nakatingin lang sa kanya. Ha? Kaya pag ano raw, nasabi raw sa, ano, ba't ganun, parang ayoko nang kumandidato, parang ayoko nang ituloy. Kasi yung tao eh, pag ako nagsasalita, eh, walang kibo eh. Pero pag yung mga kasama ko, nagpapalakpakan. Ha? Alam nyo, pagkatapos ng eleksyon, number 3 yung tatay niya sa mga senador. Yung pala, ang mga tao nun, ang mga butante nun, taimtim na pinakikinggan ang sinasabi ng mga kandidato. Ha? Doon nila ibinabatay kung ang kandidato talagang ano ho eh, ninanamnam nila ang sinasabi ng mga kandidato kung itong kandidato ay merong mga programa na naiintindihan, inuunawa ng publiko noon ang mga sinasabi ng kandidato. Lalo si Ninoy, di ba? Si Ninoy, eh, ang galing magsalita niyan, talagang papalakpakan mo. Pag nakasabay mo si Ninoy, eh parang ayaw mo na sigurong tumayo sa entablado. Hindi ba? Kung ikaw ang susunod dyan, parang hindi ka na pakikinggan. O mga magagaling na speaker yan, katulad ni Arsenio Lacson, yung mayor ng Maynila. Di ba? Ang galing, mga kaibigan, kahit walang platapormang sinasabi, oh, ang galing magsalita, pero naging mayor, magaling din eh. Di ba? Magaling din na mayor. Magaling din magpatakbo ng pamahalaan, mga kaibigan. Oh, kaya muntik na rin maging presidente yun. Iyan po ang kalidad ng mga kwan noon, ng mga politiko, ng mga senador at tumatakbo sa iba't ibang posisyon. Eh ngayon, panluloko eh. Sipin mo, ang tagal mo ng senador, tapos ngayon mo lang naisip, aayusin natin ang gobyerno. Eh naayos na ninyo sana yan kung ginampanan ninyo ang inyong trabaho bilang mga senador sa paglikha ng mga batas at siniguro sana ninyo na yung mga batas na ipinapasa sa Senado ay naipapatupad ng executive. Dahil kapag hindi naipatupad ng executive, yan ang kagandahan ng meron tayong check and balance na tinatawag. Hindi ba? Tungkulin din nila yun. Akala nyo ba ang tungkulin lang ng mga mambabatas eh? Kapag naipasa na, makapagpasa lang sila ng batas? Ba hindi ho? Kinakailangan yung batas na naipasa nila, masiguro nila na yan ay naipatutupad. Ha? Mga kaibigan, ng sino na magpapatupad? Ang executive. Hindi ba? Ngayon, pag hindi pinatupad ng executive o ng judiciary, kung mayroong batas na naipasa para sa judiciary, aba eh, kailangan punahin, batikusin kung kinakailangan ng Senado. Yun ang tinatawag na check and balance sa ating pamahalaan. Ha? Mga kaibigan. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay.
walang nang aapit. Ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap?